and everything vlog! Dahil napa-unlock niya tayo and for today's video dahil sobrang busy siya, ang dami niyang ginagawa, but for the energy, she's here! Palakpakan naman natin dyan! Ang kanyang pagdating, dadagugdong ng channel ko! Naman oh, sige! What's up, Malang People! Diba? Nabiyak ang mga screens nila yes. Ngayon. Okay, thank you for watching! Ba't hindi pa kami pa? Hindi pa kami pa. Okay, sorry. So, thank you so much! Thank you, alam mo, as in, napaka-busy ni Barbie, pero sabi niya, mahanapan namin ang time yan. Grabe naman! Hindi pa ako busy ngayon! Grabe ka naman sa uy, congrats on everything, ha? I love it. Isa ka talagang ano, haligi ng GMA. Haligi agad? Hindi mo pwedeng yung pinaka-available lang. Yung super yes lang at ganun. Ako din. So ngayon, ready ka na ba? Ready na? Oo. Bigyan kita ng 3 rounds. Ay, 3 rounds agad? Yes. Okay, sige, walang problema. Game tayo okay, dyan. Ang first round ng ating vlog is this or that. This or that? Sige, go. Sige, laban natin so, ang this may, or that. So, ano ba to? Parang mabilis ang sagot? Hindi naman. Hindi naman to, Tito Bo. Ah, hindi? Okay, okay. Pwede umiyak. Wag naman! Walang iyak! Walang iyak! Ano ba? Mamanghang, charot! Medyo maanghang. Okay, go! Eto na! Umaga or gabi? Gabi. Gabi ang bet mo. Gabi. Kasi, ay, hindi ka morning person? Hindi. Ang bukas ng opisina ko, alas 12 ng tanghali. So, matagal ang gising mo pag hindi nag-work? Oo, oo. Kasi, nagpupuyat naman ako sa gabi. Night owl naman ako. Baliktad. Kaya ang puti-puti mo kasi hindi ka naaarawan ng oo, super. Oo, kaya pinuputla ako eh. Ay, hindi ka morning person ako kasi super morning person ako. Shock ako, 12. Ah, talaga? Yes, ang dami ko nang nagawa ng 12 kasi 6 ako nagigising. Ah, okay. Kasi maaga ka namang natutulog. Sakto lang din. Ah, okay. E pa paano yung pagka-taping? Ganun. Pag-taping, kaya naman. Di ba yes tayo sa lahat? So, oo nga pala. Yes nga pala tayo sa lahat. Okay. So, let's say yes to everything. Okay, yes. Guess. So, ano, morning person ako, ikaw no. Hindi, panggabi. Night owl ako. Breakfast, lunch, or dinner? Breakfast for dinner. Nahilig ako sa breakfast food. Ah. So, kahit pang dinner, gusto ko siya. Corned beef, oh, ganun. Ako din. Ako sa ganun. I love breakfast food. Yeah. So, kahit na anong oras, okay ako sa breakfast food. Breakfast for dinner, why not? Ready ako! Ignition! Pero hanggang dun lang. Ignition, Tagalog na. Oh, hindi ka pala mahirap pakainin dahil ano ka pala? Medyo mapili ako sa pagkain, pero madami akong kumain. Oh, madami ka nang sa lagay na madami yun. Talaga sa pagod ko. Sa energy mo? Sa energy. Dapat loading yes, time. Dapat super eat din. Oo, ganon. Ah, ganun pala yun. Iba talaga. Ang dami ko natutunan. Dalawang tanong pa lang. Dalawang tanong pa lang. Okay, ipaparto na natin yung isang round. Morning beauty routine or evening regimen? Parang morning ako. Ah, nagsiskincare routine? Oo. Parang kasi yun yung nagsisimula ng... Ayaw niyang maniwa. Ay, sorry, dadaan pala yung tatay ko. Ay, napapapasok. Eh, daddy, sige po, sorry, sorry po. Hindi mo pa papapasokin yung daddy mo. Oo, sige po, pasok po kayo. Kasi mag-vlog din po kami mamaya sa channel ko. Abangan niyo po yan, yung coffee talk. Kaya po may coffee. Ayun yes. Pala yun. Yes, oo. Oh, oh. Ayan. So, morning skincare mo? Oo. Oh, oh. Ah, bakit? Kasi yun yung naglalagay ako ng, alam mo yung cryosticks? Yung oh, malamig. Oh, yung malamig! Yes. Kasi nga, bilang... Medyo well-rounded tayo, 'di ba? So kailangan natin ng pang-deep, lalo na dito kasi mahilig ako sa maalat. Oh, I love din. Mas maalat ako kaysa matamis. Ikaw ako din. Oh, we're the same. Yes, very much. Winning or losing when it terms to career. Syempre,
wala naman may gusto matalo. Oo, pero I think it's inevitable naman. Ang alawa mo na lang! Feeling ko kasi hindi natin maiiwasan na matalo from time mag-fail, yes, 'di ba? Yes. Pero mas nararamdaman kasi natin yung sarap ng winning pag na-experience natin. Matalo! That is so true. The essence pero ito yung of magpasika winning. Champion! Nalakas ako last year. Last oh, 'di ba mas fruitful? Kaya nung nanalo ako this year yung 'di ba? Yeah, so exactly. Masarap ang panalo kapag galing ka ng pagkatalo. Yes. Mas i-treasure mo siya. Galing natin dun. Movie or teleserye? Ano mas na-enjoy mo? Teleserye. Mas nasanay ako sa teleserye kasi wala akong masyadong movie. So hindi ako masyadong nasanay sa disiplina ng paggawa ng pelikula. Kesa yung pag-teleserye, mas sanay ako na 30 sequences a day tapos mabilis ang shoot lang. Pag-pelikula kasi, konti lang eksena, pero paulit-ulit. Yes. Kasi maraming angulo. So yung emotions, hindi pa ako ganun ka sanay na mahabaan na to get to that level of emotion again and again. Parang maging raw ulit. Mas sanay ka sa mabilisan. Mabilis yung na-absorb yung utak. Oo, tapos move on na. Mabilis ako mag-move on. Ikaw ba? Ito naman. Oo, mabilis na mag-move. Ano ba yun? Matanong. Ako, mas gusto ko teleserye kasi syempre maraming taping, maraming bayat. Yes! Oh, gusto rin natin yan. Pero maganda rin yung movie kasi nagiging classic siya. Next is, maging bida or kontrabida? Ano ba yung maraming taping? Bida! Nasa lahat ng bahay eh. Bahay ni nanay, bahay ni tatay. Oo, ikaw lang. Kahit hiwalay sila, nasa magkabilang bahay ka, so may taping ka pa rin! Oo, bida. Kasi para sa akin, mas na naiintindihan ko yung buong storya. Pag ikaw yung bida. Kasi, di ba, iikutin mo lahat ng characters totoo, eh. Parang totoo. Yung sa ano, sa Maria Clara at Ibarra. Oo. Di ba, naiikot ko sila. Ano sa Jen Ann! Sa taas! Sa mga standing dyan! So, mas yun. So, mas naintindihan ko yung mga nobela ni Rizal. Kasi nga, nadaanan ko siya lahat. Siguro mabang ginagawa mo yun, no? May natutunan ka din na mga oo, in fairness, about history. Oo, okay. And how much nothing has changed. In a way, ganun. Sa mga panahon ngayon, sa tsaka mga sa dati. Oo. Kaya, kaya feeling ko may impact ang Maria Clara at Ibarra kasi relevant pa rin siya eh. Kahit history na natin siya. Kasi nangyayari pa rin siya ngayon sa ibang paraan. Aww, galing nun. Congratulations thank to you. Thank you so much. Thank you, thank you. It was an amazing, it was amazing project. Round of applause. Yes. Mama's girl or papa's girl? Nako, ayusin mo yung sagot mo. Nito yung daddy mo. Oo nga, ano ba yan? Daddy, talagot ka muna. Hindi, ito. To be honest, ate's girl ako. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang kami. Pero yung... Alam ko naman. Bakit? Hindi ba pwede mag-ates girl na dalawang kami? Buti nga may ate ako. Baka ates girl ako. Wala ako ate, di ba? Aning-aning. Dalawa lang kami, pero nasa Amerika na siya. Feeling ko, nung umalis siya, mas naging close kami. Kahit LDR kasi kaming ano, dalawa. Mas tumibay yung bond. Yes. So talagang lahat ng problema ko, lahat ng boy problems ko, sa kanya ko nasasabi. Siya rin yung tumutulong sa akin. Kahit itong pagpapagawa ko ng house, ay, oh, siya talaga yung nag-push sa akin. So nag-left the group na si mama at papa, nakasama mo talaga? Walang group to begin. Hindi, oo. Meron kaming sariling group, tapos meron kaming dalawa lang ni ate. Gano. Huwag na huwag magkakamali ng message. Babasa ni mama. Ay, naku. Hirap. Ikaw? Ako, wala patay na yung mama ko. So, hindi na ako magiging mama's girl. Papa's girl. Papa's girl. Yeah, pero nairan din ako ate. Nakita ko na o, nag-perform papa ko, ka. Yes. Mahinga siyang balato kasi nalo daw kami. Ayan, kasayain. Hindi ko pa. Cellphone ka kasi ng cellphone. Pa naman, wag mo na hingin yung balato mo. Wala ka na palalunan. Pride and honor. Yeah. Ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Kay sa'yo! Tama! Okay!
pantay. Ako kasi, basta anyone who betrays my trust, kay kaibigan yan or partner, basta yung parang, kasi hindi ako mabilis magbigay ng tiwala. Magtiwala. So, pag binigay ko sa'yo, tapos binitray mo, kahit kaibigan yan or jowa, ekis na talaga. Oh, totoo naman talaga. Ba't baka sali sa choices to friendship tsaka ano? Abo, ewan ko sa'yo eh. Ikaw nagtatanong yan dahil eh. Kung sumasa. Okay. Parehas lang naman yun, di ba? Friendship tsaka romantic. Kasi parehas breakup yun. Yes, parehas tao yun na parang minahal mo. That's so true. Walang tamang sagot yan. Mas sa syudad ka or mas sa bundok-bundok, ganyan. Ako kasi growing up. Live in a penthouse. Growing up kasi sa probinsya. Probinsya pala! Naranasan ko ang probinsya life. Masaya talaga kung sa masaya. Pero kasi... Saan probinsya mo ba? Binyan Laguna kami. So yun, sobrang saya nun. Pero parang, syempre, yung kasama ko yung pamilya ko ngayon eh. Syempre, yung pangarap ko para sa pamilya ko, city life. So kahit gusto ko ng probinsya life, syempre gusto ko yung best for my family. So city life. Bakit best ang city? Wala, kasi parang andun lahat. The hospital, andun din ang trabaho natin. Yes, that is so diba? True. Para hindi rin tayo mahiwalay sa kanila naman. Yes. That is so true. Yeah, city life talaga is the best. Is the best. Pero pag jaundiced ka na talaga. Pag gusto mo na mag-retire. Yes, ayan, pwede. Punta ka na sa province. Oo, pwede ka na mag-invest. Simoy-simoy na lang. Yes, ganun. Ano yung mas importanting milestone for you? Awards or hits? Award, acting award, or something award, or yung mga blockbuster movie, like trending music, ganyan. Trending music. Trending music singer. Yes! Sorry ka! Why not? Siyempre, award. Parang, no? Oo, kasi ano yun eh, para sa sarili sa'yo mo yun. Oo, sa'yo yun. Nakalagay ang pangalan mo dun yes, sa, ano, sa trophy, diba? At saka, yun naman talaga yung, ano, dahilan kung bakit gusto kong mag-artista. Gusto ko talaga ng awards. Talaga. Gusto ko talaga maging actress talaga. Okay. Parang ano, basta yung dito. Parang oo. Parang may muta ka na. Aww, you are an actress, of course. Maraming beses mo na siya napatunayan. Ayan, ang galing mo sa first round! Woo! Grabe! Uy, sa ikinili ko! Now, off to our second round. Woo! Okay. Okay. Tsaka yung nagre-ready ako. Bakit kaya ako nagre-ready? Okay. Ang next natin is Never Have I Ever. Ang una, Never Have I Ever Googled my name. I have. Ah, ginugle mo? Oo, every time. Kasi para, kasi gusto ko maging self-aware. Diba, yung bigla ko nalang malalaman sa ibang tao na may chika about me, tapos hindi ko alam. So, paano ko sasagot, diba? So, ano yung pinaka-chika na parang naapektuhan ka talaga? Naapektuhan hindi naman masyado, pero medyo redundant, medyo paulit-ulit. Yung break na kami ni Jack, parang laging ganun. Magkasama kami noon, nasa date kami noon, sabi ko, oh, mahal, break na daw tayo. Ano masasabi mo doon? Yung mga ganon. Mga netizens, people, yung madaming opinion. Yes, oo. Yun lang naman. Pero hindi naman ako na-apektuhan. Gusto ko lang maging self-aware and minsan, pag magaganda yung nababasa ko, syempre, kahit pa paano. Nakaka-boost, di ba? Yes. Yung pagpagod ka na, di ba? Tapos parang, ay, worth it naman pala yung pagod ko. Kasi ito pala yung sinasabi nila about me. Ang galing. Ang galing mo naman. Ilan ako, di ba? 72. Full experience ka na pala, girl. Yes! Nakabalik na nga ako. Nakalahati mo na yung buhay. Ako ay 26. Oh! Parang ang dami mo na experience in life. Love it. Salamat. Palakpakan. Thank you so much. Okay. Dapat ganon. Alam dapat yung ganun, gusto. No? Hindi magulo ka usap. Yes! Okay, next. Okay, next. Never have I ever experienced being ghosted by someone. Na-ghost ka na ba? Na-ghost na ba ako? Parang hindi na. Teka. Because I want to get the right description. Ang ghosting ay kayo na. Hindi. Not necessarily. Kahit parang MU pa lang. Kahit MU pa lang. Tapos. Nawala na lang siya. Ah, hindi. Lagi namang may closure. Laging parang...
let's stay friends, laging ganon. Okay. I'm not yet ready. Ganun. Wala namang ghosting. Hindi yung basta nawala na lang. Yes. Parang kabastusan niya for a guy pag ginawa niya. Oo. At saka ano yun? Immature yun. Immature yun, no? Parang, ano, ikaw lang? Ano naman ako? Tapusin mo ng ayos. Very off yun. Pero, dun naman sa iba na hindi malinaw na ano ba kayo, like MU or something. Mm. Tapos, in-assume mo na ginost ka simply because bigla lang siyang na-detach from you. Eh parang, in the guy's defense, parang hindi naman malinaw eh. Akala ko ganito lang talaga. Friend-friend lang. Oo. So, dapat may clarity din. Yes, diba? Because communication is the key. Best policy, exactly. Honesty is the best. Honesty pala yun. Pwede rin. Pwede naman. Communication is the best policy. Oo. Never have I ever refused a project or a role. Tayo, magre-refuse? No! We cannot afford. Kaya lagi niyo po kaming nakikita. Yes, ito po kami. We are the yes girls. Yes, di po ako morning person, pero pwede po tayo mag-early go time. Siguro ano lang, pagka hindi lang appropriate yung material. Mm. Yung parang siguro, hindi ko pa ito gagawin at ngayon, this moment. Yun lang naman. Ako pag hindi na kaya ng schedule. Schedule lang. Bilang gusto ko maraming nangyayari sa akin. Productive. Yes. Tama naman din. Next is, never have I ever nainis sa co-actor or another celebrity. I have. Talaga? Ano ginawa mo? Wala akong ginawa, pero pinaramdam ko sa kanya na nainis hindi ko bet. Alam mo siya bet? Alam ni David yun. Yeah! Si David? Nag-react siya agad. Si David! Pero ngayon okay na kami. Nasa ano na ako, nasa acceptance stage na ako. Na? Kasi dati, nung... Nagsimula kayo? Oo, mano po. Late. Maaga ka. Oo. Maaga mo nga dito, eh. Diba? Kinabahan ako, eh. So, yun ang naging issue namin for a while. Tapos, nung finally in-accept ko na yun about him, and in fairness naman din sa kanya, umi-effort na rin siyang mapaaga ngayon, maging on time dahil sa akin. Ina-admit niya yun. Naturuan mo siya in a way. So, to be professional. Yes. Kaya ngayon, we're very good friends na. Okay na kami. Galing. Ang cutie niyo kaya. It's the cutest ever. It's the cutest. He's like a baby boy. Yes, a very tall baby boy. Yes, a very tall. Mga girls, wala kang kinainis sa mga girls, mga ganun. Girl? Parang wala. Pero parang ano ka naman eh, parang bahala kayo sa buhay niyo. At saka ako kasi, dahil nga, I'd like to think, na malawak ang ano ang pag-unawa ko. Gusto kong itindihin kung saan nanggagaling. Oo, yung ganung ugali kasi malay mo naman kaya sila ganun because of nangyari sa bahay bago sila dumating sa set. Yung mga ganun yung may true. Pinagdadaanan. Kasi so, syempre inaano mo hinihimay mo kung bakit siya ganun. Gusto ko siyang i-justify kung walang dahilan tsaka ako magagaling. So from Barbie lawakan natin ang pag-unawa hanggang sa abot na makakaya. Yes, ha? Pag hindi mo na kaya ang paglawak Doon na, oo. Sabi mo na, girl, sandali, mag-usap tayo. Girl, sandali lang. Ako yung babae, ba't ikaw yung late? Ganon! Parang bakit? Bakit lang? Hindi ko naiintindihan. Ganon! Never have I ever nag-cancel ng guesting. Nag-cancel ng guesting? Parang hindi. Parang hindi? Hindi parang ka ganon. Hindi nga. Parang ako. Wow, alam mo, besties, no? Parang hindi ka nga ganun. Parang hindi. Ako ang na-cancel. Ah. Pero nakarating na ako dun sa studio. Ah, sinabihan kang X. Oo. Ay, hindi po tuloy. Andun na ako. So, ano ginawa? Tinuloy? Hindi. Ay, wala na. Kasi may nakuha na sila ibang guest. Ikaw kinansel? Hindi ko nga alam kung bakit. Oh my God, sino yan? Pangalanan natin. Ito po ay ang show na... Okay! Never have I ever kumanta ng Taylor Swift song sa banyo. Sa banyo, sa kwarto, sa kusina. Everywhere. Yeah, mag-swifty ka talaga. Like, yes, everywhere. Actually, yung ano, yung magpasikat outfits ko. Uh-oh. Ano yun? Inspired by Era Story. Oh!
talagang binrainstorm namin ang styles ko yun, si genre. Sabi ko, gawin natin to, i-achieve natin to. Kasi Taylor Swift ka Taylor for Swift. That week. Yes. Oh, oh. Kaya pala. Mm-hmm. Kaya pala medyo malambot yung loob ko sa'yo ng mga pati. Diba? Yes, yun pala Taylor yun. Taylor Swift pala, hindi ko alam. Yung mga shiny shimmery, yes, and the pink outfit, yes, and all. It's Ate Taylor, if you're Ate watching Taylor, this. We're so happy for you. We're so happy for Alam you. Alam namin wala ka naman pa kayo, pero we're happy for you. Keep it up. Next is, never have I ever napag-isipang lumipat sa ABS-CBN. Ay, napag-isipan? Parang dumampi lang sa utak mo na, ay, ganyan. Ang very first audition ko ay ABS. Ah. Annalisa. Really? Yes. OA. OA. Really? Hindi ako yun. Talaga? Annalisa. Pero, ano yun? Long before naging Andrea. Oo. Andrea Brillantes. Parang 2008 or 2007 pa yung sa akin. Pero direct Jerry Sineneng na yun. Tapos naka-isang linggong taping na kami sa Baguio. Tapos parang nagka-problema, hindi muna tinuloy. Tapos hindi na, natuloy talaga. So, yun. So, nag-try ang unang tapak mo is ABS-CBN. Oo. Tingnan mo naman ngayon, isa ka ng Kapuso Primetime Princess. Yes, for the always available. Yes, for everything. Ganon. Grabe, talaga. Pero yun ang first ko, ABS talaga. Pero ba, hindi ka rin naman sa filter sa ABS? Woo! One day! Wala na yung posible ngayon! Tignan mo, magkasama na nga tayo, di ba? I love it! Who would've thought? Yeah, who would've thought, di ba, in life? Like, oh my God, life comes in surprises. Ay, yun pala yun. Okay, never have I ever thinking about settling down and have a family. Now. Ngayon, hindi. Pero nag-come across na siya sa mind ko. Pero not anytime soon. Yeah. Oh, oh, ang sarap lang, ang sarap lang kasing isipin. Di ba, ng yes, future. Na meron kang... Yes. And naiisip mo na siya ngayon kasi in a way, medyo stable ka na. Yes. Di ba? Yung pwede mo na siyang isipin. Pero not necessarily ngayon na. Kasi ngayon nagbablog pa tayo. Oo, eh. Oh, eh. Tsaka, di ba, marami pa tayong gagawin. Oo, oh, yes. Oo, marami pa. Marami pang call time. Oo. Pero, oo, oh, sumasagi sa isip. Sumasagi, oo. Oh, oh. So, there you have it today, guys! Thank you so much! I'm so happy! Masaya! Survive mo siya! Okay, now for our third and final round. Okay, third and final na. Since mahilig, life comes in surprises. Okay. May surprise yung producer natin. Si wow! Grabe naman yung surprise! Okay, pasok ang surprise! Dapat gumaganon. Ano itong surprise? So, ito ay ano to. Ako hindi ko rin alam to eh. Pero so, ang tawag dyan ay celebrity challenge. Mabubuno tayo ng artista. Tapos ay, gagayahin natin yung iconic line niya. Ay! Oh, masusubok to. Kaso wala TF tong vlog eh. Pwede mong pasasalamat to. O hindi, masaya yan. Sige, gawin natin. Ang nabunot ko ay si Vilma Santos and Nora Honor. Uy, pero iconic tong pelikulang to ha. Ikaw ay akin. Vilma Santos and Nora Honor, ikaw ay akin. Yes. Sorry ako na si po Vilma. Agad. Okay. Ako si Vilma, ikaw si Nora. Okay po, okay, let's go. Ready. 3, 2, 1. Action! Ano lipstick mo? Iba talaga din. Miss Sherry Hill. Sherry Hill ka. Between walang ningning. Bagay sa'yo yan. Woo! Gravity! Grabe yung choices. You're nothing. Okay, ready. Natatawa na. Sorry. Okay, game. Okay, gawa. Okay. Sherry, between walang ningning, take one. Action!
You'll never make it. You're not the second woman trying hard. Abog siya! Ganon! Nagpali ko! Ganon! Thank you sa'yo, Barbie. Binulungan lang tayo. ASMR nga kasi. Binulungan tayo ng Barbie. Next. Okay. Ako na. Eto na. Ba yan? Bakit? Rufa Making Talk! Pagkatapos mo mag-share, lalabanan kita ng Rufa Making Talk. Todo na to! Todo na to! In 3, 2, 1, go, go, go! Go! Okay na! Go, go, go! Pagkatapos seryoso sa kayo, magbura. Rufa Making Talk! Go, go, go! Go! Buba, simpleng dalaga. Yes, I love it. Yay! Uy, that's so fun. Oo nga, ang saya. Ang saya naman. Hindi nga makapaniwalang sit vlog lang pala yung parang pagod na pagod tayo. Parang with all the energy and everything. With all the energy and everything. Tapos na! Ay, yun na yun! Grabe! Yes, thank you, Den. So maraming salamat. Thank you. Ang dami kong nat-learn sa'yo, natutunan sa'yo, and ang dami din naming mga na-experience with you. Totoo ba? Thank you naman. Thank you for having me. Yeah. Thank you sa energy mo. Thank you din sa... Ay! Naiyak na naman ako! Wala lang naman you. To. Grabe naman. Thank you naman. Nakikita ko lang to sa IG mo. Thank you. Salamat po. Salamat sa pag-guest. Thank you. At ang saya, ang sarap na experience. Totoo pala talaga na si Barbie ay kalug talaga to the highest level. Oo naman. Kasi sabi ko sa friends eh. Gusto mo magkwentuhan? Balik ka lang. Oo, dito lang tayo ulit. Balik tayo dito. Pero sobrang chill. Sobrang saya ng vlog. Thank you for having me. Walang pressure at all. Walang tension at all. I love it. Wala. Energy lang talaga. Thank you talaga. Yung requirements eh. Energy. Ganon. Presence of mind. Ganon. Ayan, bago umalis si Barbie, syempre tatanungin natin siya kung saan ka pwedeng abangan, ano mga future projects, ano mga dapat nilang panoorin sa'yo. Sana po ay abangan nyo ang Pulang Araw, ang panibago pong serye ng GMA. Malapit na po yan, 2024. Sana po ay panoorin po ninyo yan. And so far, yun pa lang naman. Pero i-follow nyo na rin ako sa social media. Yes, dalagyan natin dito yung Instagram, yes. YouTube, Twitter. Yes. And, so, everything. And everything. And X pala. X na pala. Instagram, X Twitter, na. TikTok, and X. X na. Bye, everybody! See you in my next vlog!